International League Chapter 407. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ya, labis nga na nagulat itong si Coach Mendez. Ano tong play na sinasabi ni Ryota Miyagi na hindi pa galing kay Coach Ansay at hindi pa nakikita dito sa pinakamataas na liga? Ano kaya ito? Ano kaya gagawin nila? Wika nga nitong si Coach Mendez at Ditoy. Sige Miyagi, kayong lahat, gawin nyo ang tinuro ko. Ito'y malaking break sa akin. Pag nagawaan nyo to ng mabuti at tinitiyak ko, lahat sila ay mapapahanga ng gusto. Wika nitong si Fujima at Ditoy. O siya team, wala nang paligoy-ligoy. Gawin natin ang play na tinuro ni Fujima na tinatawag niyang shortball play. Wika nga nitong si Miyagi at Ditoy. Bigla ngang isang pick and roll lang naganap. At Ditoy, bigla ngang nag-receive ng bola itong si Akagi ay talagang hindi nga pumasok sa loob ng dito nga ay bigla nga siyang sumigaw ng dali na Kat Narukawa, eto na ang turn mo. Wika nitong si Akagi Ditoy. Dali-daling pinasa nga ang bola dito kay Rukawa at itong si Rukawa ay dali-dali ang umatake sa ring at Ditoy. Isang teardrops nga ang kanyang ginawa at Ditoy. Ngayon, sa'yo pala pupunta ang bola, pes. Akin ka, hindi ka makakapuntos dito. Wika nga nito nga si Jeremiah at Ditoy. Nagkakamali ka. Ang play na to ay hindi nyo kayang i-check. Wika nitong si Rukawa at Ditoy. Biglang nag-cut sa labas itong Sakuragi na pigado nga ang kanyang pesto at Ditoy. Ano? Isang screen para sa akin? Ano to? Ano ang play na to? Kay Mitsui pupuntang bola. Ngunit sa baba, wika nitong si Halit Ditoy. Hindi ka nagkakamali-hali. Ang play na to ay shortball play sapagkat hindi nyo in-expect ang titira ay si Sashi Mitsui ngunit hindi sa tres. Wika nga nitong sa Sakuragi Ditoy. Si Sashi Mitsui, kunin nyo na agad. Siya ang titira para sa isang alley play. Libreng-libre sa babat na butasan na to. Wika nga nitong si Coach Mendez at Ditoy. Alley play nga para kay Mitsui at itong si Mitsui. Talagang batido talaga itong si Fujima na gumawa ng play. At ikaw Coach Mendez, hindi mo yun kayang i-check. Wika nitong si Mitsui at Ditoy pasok nga ang kanyang pinakawalang layup sa alley at dito nga ay grabe naman yung play na yon. Nakakahanga, idol ka talaga. Solid ang play na pinakita at ginawa ng mga bata mo Fujima. Ibang level talaga ang IQ mo. Sigawan nila Taba at Ditoy. Nagtagumpay na isagawa nila ng mabuti ang play na tinuro ko, ang shortball play. Nakakataba ng puso. Wika nga nitong si Fujima at dito nga ay yan ang matagal lang sinasabi ni Fujima sa amin. Ang shortball play nang titira sa alley-oop ay ang taong hindi nila in-expect, ang taong hindi nila inaakalang titira sa alley-oop. Ang galing mo talaga. Wika nga nitong si Coach Ansay. Kaya naman dito nga ay napakasimpleng play. Hindi naman maganda yung play na yon talagang. Nakachamba lang kayo at hindi naman talaga kaaya-aya at hindi naman talaga magandang tignan ang play na yon. Nagtatawa na sisigawan pang lata. Basic play lang yon. Wika nitong si Coach Mendez na naiinis na nga. At dito ay, tignan mo si Coach Mendez oh, naiinis na sapagkat hindi na na-check ang server play nitong si Fujima. Sa kaloob-looban niyan ay hindi galit ang kanyang nadarama kundi inggit.
Inggit sa isang napakagandang play na nagawa ni Fujima, wika nga ng coach ng Kantor Dream Team. O sa team, isit rin natin ang bola. Gumawa rin tayo ng play upang ipakita sa kanila na mas mahusay ang ating coach na gumawa ng play. Coach Mendez, huwag kang magalala. Set natin to ng maayos. Wika nga nitong si Melchor at Ditoy. Team, pumesto kayong lahat. Ako nang bahalang gumawa ng play. Gaya ng dati, kalat ang aking mata. Ikaalat nyo lamang ang sarili nyo. Wika nga nitong si Vincent dito ngay. Biglang ipasa mo sa akin ang bola, dali na, huwag natin silang papapormay sa depensa. Wika nga nitong si Bag at Ditoy. Pagka-receive nga ni Bag ng bola at dali-dali nga ang pinisigal itong si Akagit Ditoy. Palas, hindi ako agad nakapesto. Delikado, nagkaroon na ng espaso. Wika nitong si Akagi na talagang tumalsik nga ng kaunti at Ditoy. Isang ang easy, slam dunk na nga ang ginawa nitong si Bag at Ditoy. Hindi kita pagbibigyan, wika nitong sa Uragit Ditoy. Isang D-nice nga ang nangyari at talagang posterized block nga at ang bola ay talagang tumilapon nga at dito talagang hinabol pa nitong sa Uragit sa kanyang paghabol nga ay naapakan nga niya ang linya at saktong-sakto napunta nga sa bench ng kalaban at Ditoy. Hassle play talaga. Huwag mo nang habulin kung ganun. Disgrasya lang ang hanap mo. Mag-isip ka rin na kahit konti. Wika nitong si Coach Mendez at Ditoy. Ano? Naiinis ka? Sapagkat binibigay namin lahat ng todo. Ito ang tandaan mo, Coach Mendez. Kahit na magkabali-bali pa ang buto ko, kahit pa akin ang lahat ng sakit, igugod ko at igugod pa rin ang bola at tinitiyak ko sa amin ng larong to. Wika nitong sa Uragi. Talagang seryoso dito kay Coach Mendez at dito ngay. O inbound play, ako na ang mag-i-inbound dito ah. Kalat ang aking mata gaya nga ng sinasabi ng ating point guard, kumarat lang kayo. Wika nga nitong si Jeremiah at Ditoy, bigla ang pinasa ang bola sa kanilang point guard ngunit masyadong mabagal ang pasa mo, may salamin, malabo na at ang mata mo ah. Wika nitong si Miyagi sabay, steal nga ng bola. Nice one, Miyagi! Ang ganda naman ng check na yon. Ngayon, sorbulin mo na sa isang pass break. Huwag mo na silang hayaang makahabol pa. Wika nga nitong si Mr. Smith at Ditoy. Hindi na nagpakundangan itong si Miyagi sabay. Nakanghisi nga at layup na nga at puntos para sa kupunan na ng Shohoku kaya dito nga ay. Grabe! Grabe pinapakita ng show ko dito sa unang yugto ah! Maging consistent lang kayo sa atin to! Wika nitong si Kogore! Ano kayang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi ah!